Sa squatters area nakatira itong mga batang to. Nahirapan syempre sila na sabihin, ali kayo, mag-aral kayo. Pag alam nating may naglalakad ng 2 oras pa uwi sa bahay papunta sa school, pumapasok na ang pencil nila kaliit. Pagkatapos nilang gamitin ang notebook nila, kailangan nilang burahin ulit kasi gagamitin na naman nila the following year. I wanted to teach my son kung gaano kasarap yung magbigay. So I told him if we could collect 100 books para sa 100 kids sa Philippines. But he said, no mama, let's collect 508 books. I was so inspired, so motivated by what he said that I posted on Facebook, not just book donations, but also to suggest where we could give the books to. Ang daming nag-reply. Our number one mission is to provide literacy to eradicate poverty. Pusang Pinoy, we are an all-volunteer group. We come from all over the world. We started this again dito lang ito sa US. Because of yung dito din sa US, nagkaroon tayo ng sa Philippines. Then after that, meron tayong Dubai, Australia, Scotland, like London, and Hong Kong. Tapos dito sa US, may team tayo sa Bay Area, meron sa Arizona, New York, iba-ibang state. Pagpagsamasamahin natin talaga yung tulong natin, no? Talagang malaki yung impact. People wondering, how can you help? But you don't have any money, da-da-da-da. Like, you ask for help. So what I do is ask my friends if they have some used clothes or used books. There were these kids sleeping in those tunnels, you know. Just looking at their pictures, because they take the pictures while they're doing it. I'm like, I was part of this, you know. I brought these guys because of Puso Pinoy. Nakakaawa yung mga bata, they don't have choice. They have backpacks in the mga tunnels. They sleep there. Because of that heart right there. Yeah, I'm a changed man, I could say. In the Philippines, right now, talking about communities, we have over 40 recipients, past and present. That equates to about 15,000 kids. So your scholarship, we partnered with De La Salle. They pick ito yung mga kids. They have good grades, but they have limited resources. One that really stand out is Noriel Katikpak. Dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, kailangan namin maging matyaga sa pag-aaral dahil yun na lang magpapamana. Kaya maraming salamat po. Isa pong napakalaking oportunidad sa amin na makapag-aaral dito pa po sa La Salle na dati pag nadaan ng buhon, sinasabi kong sana makapasok ako doon sa eskwelahan na yun. At ngayon natupad po dahil po sa tulong nyo at sa tulong po ng Panginoon. In remote area, they don't go to school. So the teacher is the one who asks us books kasi siya yung nagko-commute, siya yung mobile teacher. Pupunta siya sa mga remote areas. After a month or so, he sent us a video. You see a girl reading English for the first time. I need a help that more my sight. Good night. The ultimate goal of Pusong Pinoy is to be extinct. Dumating yung time na hindi na kami kailanganin ng mga tinutulungan namin, na nakakayanin na nila. And we're hoping na in this lifetime that would happen. Pero kung hindi man mangyari yon, ang gusto sana natin is as long as there are heroes who are willing to step up and help us out, nandyan lang kami. We just have to parang shine so brightly within you. Other people around you will see that light, you'll be attracted to that light, and you know, magugulat ka na talagang yung positive change mangyayari talaga.
Thank you.